dapat naramdaman mo na ngayon kahit wala ka pang downline. Diba? Sabi ni Mike, paano kaya ako na parang wala pang downline? Basta naramdaman mo. Kasi pag naramdaman mo yan, yung action sumusunod na yan eh. Iba paano kaya ako na parang member? Kasi mag-member ka muna, di ba? Good morning. Sino yung first time ako makikita at marinig kasama? Yes! Anyway, I'm glad to be back. Uwi ko lang po galing ng Africa. Nagpunta ko ng Zambia, Tanzania, at saka Uganda. Tapos yung aking 3-week stay sa East Africa. Nakakagulat kasi mga tao doon, first time kami nakita, pero iba yung excitement level nila. Imagine niyo ha? Ginag-millionaria, yan, di ba? Eh, diba, bago ko mag-umpisa, meron ko requirements muna. Wala mo na magkwentuhan, wala mag-text. Okay pala yun? Kasi lahat ng mahilig po sa akin, importante. Ito yung magpapayaman sa inyo eh. At huwag kayong maglala, because I have, since galing sa Africa, medyo pagod ako, I have only 20... minutes. Okay? I have only 20 minutes na magsasalita. And since I have only 20 minutes, gusto ko lang naka-focus, walang magkukwentuhan, at walang magte-text. Kasi hindi ko biro pag-usapan dito, pag-usapan pagyaman nyo eh. Yes! Kaya pag pagyaman yung pag-usapan, kailangan siniseryoso. Kailangan naka-focus kayo lahat. Ang presentation ko para sa mga press-starters, meron halong kwento. Minsan tulog na katatawa para maging masaya lang. Pero gusto kong intindi mo lahat ng mensahe ko. Okay na ba yun? Yes! Believe me, pagkatapos ng aking training ngayon, ibang-iba ka na mag-isip, ibang-iba ka na magsalita, ibang-iba ka na kumilos. Yes! Ibang ka na para makakayaman. Yes! Bakit ako very confident na lahat kayo yayaman? Because I've been doing this for almost 24 years. 24 years na po ako sa industriya. Sa EC, 16 years. Pero grabe yun, more than 2 decades of experience. At hindi sa pagmamayabang, maraming mga tao na nagbagong buhay through this kind of trainings. Yun nga lang, kailangan seryosohin mo lang ito. Are you with me? Yes! Maniwala kayo sa akin, mag-iiba ang panahon nyo dito. Mga Hall of Famers, top 20. Kung meron naging top 20, naging SOF, lahat yung nag-umpisa, parang kayo din. Walang alam, walang idea, takot magsalita, nagdududa, hindi kumapalakpak. Pero ngayon, ito yung mga multi-millionaires. Pag may nauna, may kasunod. Yes! At ang good news, ang kasunod, malamang kayo ngayon. Yes! Sa mga tao, totoo ba ang easy? Ang isang lugar, pag lagi maraming mga tao, malamang may maganda pinag-uusapan. Yes! Hindi ito hupuno, itong kwartong to, kung walang maganda pinag-uusapan dito. Tama! Ang pinag-uusapan dito, paano magbago ang buhay? Lahat tayo gusto yun eh. Yes! Kaya importante itong topic ko, itong New Empowered Consumer Orientation, ino-orient, paano ginagawa ang business step by step? Bakit marami yumayaman at bakit meron hindi nagiging successful? Yun ang ating sasagutin dito ngayon. Basta sa akin 100%, I can guarantee you, kapag lahat ituturo ko sa inyo, i-apply mo lang, wala kang choice. Yayaman at yayaman ka sa inyo. Tama? So 24 years ago, nung ako minag-umpisa, para mayroon naman, para i-respect naman sa mga first timers, no? Bago po ako naging vice president ng kumpanya, ako po yung naging first timer din. Ang background ko po, dati akong manager ng isang 5-star hotel dyan sa Rose Boulevard. Kung alam mo yung Midas Hotel, dati doon, Hyatt Regency Hotel. Doon ako nagtrabaho ng 12 years. At hindi ako basta-basta empleyado. Isa po ako sa mga manager at medyo maganda po yung position ko. I have a very promising career sa hotel industry. Then suddenly, may nag-approach sa akin, gigil na gigil. Lumalapit, sir, gusto ko nila ng extra income, eh gigil na gigil. Ha? Extra income, gusto ko yan. Nahawa ako eh. Ha? Extra income, gusto ko yan. Sige, sir, gusto ko yan. Sama ka sa akin. Sige, sasama ko sa'yo. Pero bago ko sumama, tanong ko lang. Magkano kinikita mo? Magkano kinikita mo? Alam mo, sabihin, naku sir, grabe yung power. Kinikita? Wala pa, sir, wala pa. Gusto ko siya sapakin eh. Why?
This guy, he was very excited. Inibitahan ako. May kitaan daw. Walang resulta. Ang tao to cease to believe. Yes. Kung mayroong kitaan, show me the money. Yes. Magkano kinikita mo? Pag walang resulta yan, hindi ka maniniwala. Hindi ka sasama. Kaya nga ang iba sa inyo, ang hirap imbitahin. Kasi hinahanapan ninyo ng result yung tao nag-imbay sa'yo. Yes. E pa paano ba nag-upi sa palang yan? Kahit igayin mo yung leg niyan, wala kang mahirin ng resulta. Kaya nag-upi sa palang. O, ito pa matindi. Second reason, kaya ayaw ko sumama, yung nag-invite sa akin, describe ko. Imagine mo ako yung boss o yung manager. Staff ko, imbitahan ako. Ayaw ko maniwala. Etong tanong, kung ayaw ko maniwala, paano ko na-inbon? Ikaw ko naman ang araw-arawin eh. Inaraw-araw ba kayo? Iba sa inyo, pwede pang magtago, umiwas. Kapitbahay, kamag-anak. Ako hindi makaiwas kasi magkasama kami sa trabaho. Pag nagsama ko hotel kami sa front desk, walang ginawa ko ni sir, sige mo naman, sumama. Natatakot na ako! Humahawak pa eh, sir! Alam mo ginagawa ko, inaasar ko na lang siya. Layuan mo ako, masamang espiritu! Minsan, pag makulit yung tao, asarin nyo. Ha? Pero yung staff ko, hindi siya naapektuhan. Kahit anong pangasar ko, wala sir, hindi kita tatantanan. Wala pa si Mike Enriquez yung narinig ko, di ba? Imagine mo, dumaki ako sa prosolder, sa prondes, sumasunod ko, eh, tumatak na ako. Magpunta ko ng CR na tabi ko. 2 weeks. Sabi ko, pare, ayaw ko yan. Lubayan mo ako. Galit na ako eh. Alam mo, sabi niya, hindi kita lulubayan, sir. Hanggat hindi ka sumasama. Alam mo, sabi niya, sir, tanong na kita. May idea ka na ba ng pag-uusapan? Sabi ko, idea, wala pa. Di ba ang labo mo? Wala ka ba ang idea? Umakayaw ka na. Tingnan mo lang. Pag di mo nagustuhan, eh, huwag mong gawin. Ayaw ka nang ayaw, hindi nyo pa nga alam. Ang sabi sir, promise, may isang beses lang. Pag di mo nagustuhan, hindi na kita pupulitin. Galing, no? Music to my ears. Pag hindi nagustuhan, hindi ko pulitin. Pero may pahabol yun. Pero sir, believe me, imposible hindi mo ito magustuhan. Kapag nakabukas ang isip mo, ibig sabihin pala, Brad, walang magandang bagay sa taong nakasara ang isip. Do you agree? Yes! Kahit magandang pag-uusapan, kapag close-minded ka, kahit sabi ko, yayaman ka dito, magiging milyonaryo ka, kapag talagang nakasara ang utak mo, hindi mo ito maiintindihan. Wala akong choice. Sige na nga. Ang atento. Nagningning ang mga mata! Yeah, sasama si sir. Nagpa-late ako. Hindi ako interesado eh. Just green news. 24 years ago yan ha. Ito na nangyayari. Since late ako, ang pwesto ko sa liguran. Ang inabutan ko, maraming tao. More than 500 people, Brad. Nagsisigawan! Power! Grabe! Grabe! Power! Hindi mo yari na! Anong culture ito? Why? Culture siya. Imagine mo sa hotel, walang power, walang grabe. Nakaka-culture siya, lahat masaya. Nakatindi, nakataas ang kamay. Mangiyak-ngiyak, Tanda may ayaw mo! Kayaman daw. Milyonary daw sila. Nung tumingin ako sa paligid, bumukas ng mga dukha. Sa 12 years ko sa hotel, nasanay po ko sa tao. 12 years sa hotel eh. Iba-ibang mga nationality, nag-check-in sa hotel. Medyo alam ko po yung taong may kaya.
Masabi mo, ay, pat, naka-shorts ka, naka-rubbish, naka-sip. Alam ko, iba yung intake, iba yung lakad. Tama. Mag-check-in sa hotel. Kapag ikaw, putla-putla sa gutom. Araw. Ano yung pawis. Mukhang dami yung kinapabayaran mga bills. Alam mo, the seminar lasted for 2 hours. Are you with me? Yes! Dalawang oras ng seminar, wala akong naintindihan. Ask me why. Kasi ayaw kong intindihin. Yes! Ang inaabangan ko lang kung kailan matatapos magsalita ng speaker. Kumahampas pa. Dito! Yayaman kayo! Magandibaw yun. After the seminar, guys, listen. Parang ganito rin yun. After the seminar, may tinawag yung speaker, nagkwento, iba-iba yung mga background, ang tinawag, high school graduate, former security guard ng 7-Eleven. Sabi ko, grabe, pati si Kyo, dadamay dito. Eh, nagpunta ng stage. Di ba, sabi ko, mukha si Kyo, morning. Ang kong sige nito, high school graduate. Dating security guard lang po. Pero ngayon po, kumikita naman 220,000 a month. Sabi ko, 220,000 a month? Hindi yan totoo! 220? Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Pero hindi ko yung puto. Baka totoo! Baka totoo! Ano yung bakit? May otak din naman ako. Narealize kong bigla, para sabihin na 200,000 ang kinikita, mahirap kong magloko. 500 tao ang nakikinig. Kapag kalokohan yun, delikado yun. Panloloko yun eh. Alam mo, tsura ko pa, alam ko pa, damit ko nun eh. Alam mo yung sa hotel, naka-necktie, naka-americana, matangkad, matipulo, matikas, magandang lalaki. Wala siya ng choice eh, no? Pinunta ako, Brad, backstage. Pinunta ako backstage. Nakadunet yung coat ko. Naka-long sleeve ako, naka-necktie. Excuse me, talaga ba ang natin na security guard niya? Pinakita niya yung lumang ID, di ba? May picture, may pangalan. Ikaw mukha din yung picture mo, eh. Ang Kim din, eh. Kaya gano'n kay Kim yung picture, parang tao yung Mark, di ba? Ang mukha naman. Sa akin, magkano kinikita mo dito? Pinakita sa akin, photo ka pa ng check. Guys, believe me, nasa 230,000 plus. Sabi ko, Brad, yan na kinikita mo every month. Kumamot lang siya. Hiyang-hiyang. Sir, eh, bumaba mo. Bumaba niya! Gusto ko siya sa akin. Bakit ninyo, ha? Nalapasin mo sa kwento ko. Very confident, ang yabang. Pero wala pa si 70 mil gata. Siguro ko nun. Manager na ko ng hotel. Wala pa yung 50. Siguro, makasikula pa 60,000. But that guy, he was earning that much. Malaki insulto sa akin yun. Listen, gentlemen, doon lang ang gugusa yun. Alam, sabi ko sa sarili ko, kung ano man ang pinag-uusapan niya, kahit hindi ko pa alam yan. Believe me, kapag first time ka dito, kahit maghampas kami dito, hindi mo kaya hindi lahat. Ang alam mo lang, power, grabe. Basta sabi ko sa sarili ko, kung nagawa ng taong to, walang dahilan para hindi kumagawa. Yes! Ayun. And the rest is history. Mami, malalaman niyo mga nangyayari bago ko naging successful. Parang kayo ngayon dito. Iba sa inyo, kaya nag-join, bakit? Hindi mo ito naiintindihan eh. Iba sa inyo nag-join kasi na-excite ka. Nakita mo yung mga uplines, mentor, coaches, the mark. Ang ganda na kinikita. Ang sabi mo, nagkawa nila yan eh. Malamang kaya ko yung gawin yun. Correct? Yes! Ang tanong ko to ba yun? Yes! Oo naman, may nauna eh. Ang gagawin mo lang, susundan mo lang yung mga nauna. Pero this is the reality, kaya meron training ngayon. Kasi kapag nasunod ka ng seminar room, ano ang pakalamdam nyo? Lagi nagliliyang. Power! Grabe! Mga mata nyo nagliliyang para mga dragon. Paglabas mamaya, grabe! Payaman, payaman, payaman. Yan ang lumalabas sa ibig mo. Payaman, payaman, payaman. Paglabas dito, payaman, payaman, payaman. Pag-uwi mamaya, nasa EDSA, wala ka pang kotse. Para, ayaman, ayaman, ayaman. Nasa bus ka na. Ayaman, ayaman, ayaman. Tapos, yung mga katalo, nakatingin siya, makakamanduro ko.
pagbalik sa bahay, payaman, payaman, payaman. Pagpasok mo sa bahay mo, lamesa mo, walang ulam. Sa, ano mangyayari? Payaman pa talaga? Di ba? Wala pa, di ba? Tubig na lang, walang pagkain, tubig na lang. Pagbukas ng ref. Ang ref, wala nang tubig. Ang laman ng ref po, mga dangit. Lalo, average yung ref. Kahit na may mga bills ninyo. Ano ang point ko? Kahit nandito, baliw na baliw ka, payaman-payaman ka, pag nakita mo yung present situation mo, wala kang downline, gutom ka, dami yung utang, dumag-umpisa yung pagdududa. Kaya ibang mga tao dito mo tuloy. Lahat tayo gusto kumita ng pera, correct? Yes! So mga first time dito, mabagong join pa lang. Tama? Kailangan mag-virtual tayo. Kasi isa sa mga seminar ko, I still remember, that was in Dumaguete yata yun. During my seminar, biglang may tumayo, nakain. Imagine mo, mati na seminar, nakain mo. Nagkukwento ko ng mga pagyaman, may tumayo, eh, Mr. Linting! Eh, puro ng pera-pera eh. Puro ng pagyaman, mga pangarap, masama ang pera. Imagine mo, in front of presentation, masama daw ang pera. Alam ko, nare-raise ko, masama naman talaga ang pera kung sa masama nagamitin. Tama? Pero money is not the most important thing in this world. But the lack of money affects the most important thing in this world. Bakit may krimen? Bakit may hundapen? Bakit may gumagawa ng hindi maganda? Kailangan ng pera eh. Tama? Ang pera gano'ng importante. Pag-isa umaga, ano ang common pinag-uusapan ng mag-asawa? Pinag-aawayan, mag-daw, mag-ulang, pera! Matikulat, vision fee, pabalike, grocery. Yan ang mga common pinag-uusapan. Tama? So ang pera importante yan, edukasyon, pagkain. Sure, lahat yan importante. At alam niyo ba, minsan, ang confidence level ng tao, depende kung magkano, ang laman ng wallet niyo. Pag nasa mall ka, walang kwenta ang sale. Pag wala kang pera. Pag kumakain ka, imagine niyo, wala kayong freedom sa pagkain pa lang. Pag nasa restaurant kayo, may menu sa katulitingin, kaliwa pa o kanan? Sa kanan. Ano sa kanan? Presyo. Wow, ang sarap ito, steak. Favorite ko to. Nakita yung presyo. Oh, baka daw ito naman ito. Nakakatawa, nangyayari. So magbabarkada, pag nagiinuman kayo, observe mo sa magbabarkada, pag nagiinuman, kung sino walang pera, siya ang tagabili ng ngayon. Talo ang gwapo, talo ang maganda, talo ang matalino, sa may pera. Ang may pera, ang may boses sa bahay. Pag may problema sa bahay, hindi hinarap ang panganay, hindi hinarap ang matalino. Ang hinahanap, yun may pera. Scenario number one. Uy, si Junior, may sakit. Kinawa mo dala sa hospital to. Iba na sa dali yan. Tawagin mo si Kuya, dali. Matalino siya. Tama? Parang ganun. Ano yung pasto? Magpapasto, reunion. Pag may reunion, ang sarap na may pera. O mga inahanap, pamangkin, auntie, uncle, pila. Sabihin po. O wala na ba? May pangay, pila. Sabihin po. Ang sarap magpatawag. Wala kang pera, magpatawag ka, pili. Matalino ka. Matalino ako. 1% Okay, guess you na. Yes. Sa akin lang, kapag pera pag-usapan, kailangan open-minded kayo. Yes. Are you with me? Yes. Kung mag-uumpisa, di ba? Pera, importante, kaya may easy para magkaroon ka ng time and financial freedom. Kapag in-offer ka ng isa yung ka, huwag ka na magmagaling pa. Tanggalin mo yung duda. Sa duda ngayon, dapat wala na. 16 years na po tayo. Minsan ang duda mo, hindi sa company, sa marketing plan, sa products, minsan hindi sa apply, kundi sa sarili mo. Pag duda ka sa bagay natural, may action, wala. Wala. Pag wala action, huwag ka mag-expect ng result. Lahat tayo, gusto magandang resulta. Magandang kotse, magandang motorsiklo, bahay, travel. Mangyayari yan, kailangan meron kayong right. Umpisa mo sa umpisa, subok lang. Lahat ng yumaman dito, lahat ng yumaman, nagduda nung una. Yung mahatalino, mayayaman, normal magduda eh. Pero minsan kung sino pa yung walang-wala, ang laki ng duda. Kaya baka rin magpiperahan mo ka dyan, ha? May pera ka ba? Wala. Ang mayabang na tao, mayaman, pero mayabang, nakakainis? Yes. Pero may karapat na magmayabang. Kasi meron eh. Meron tao, walang-wala na nga, ang yabang pa. Hindi ikaw yun. Yung kata.
sabi mo. Every congressman starts with the decision to try. Pakisabi pa rin mo, try ka lang, kapatid. O ngayon, good news. The moment na try ka, imagine mo, iba, inibitahan dito, ayaw umaten. May pag-attend seminar, hindi ba nasubukan? Kaya lamang na lamang kayo eh. Na ikaw na lang, sumusubukan. What else? Sabi nga, you can make money and can make excuses, but you cannot make money by making excuses. Kailangan gusto mong kumita, huwag ka ba na mag-iinarte. Diba? Sa panahon ngayon, wala nang ati-atihan. Ano pa? So dapat mawala yung takot ninyo. Error sa fear. Ngayon, ang sabi natin, for you to earn, para umanda ang income ninyo, umita ka ng malaking pera, ano ang gagawin? Meron pa. Ang gagawin daw natin, meron pa. Kung ikaw ito, lahat daw ng kaya mo sa buhay mo, iibitahin mo. Totoo ba yun? Yes! So siyempre, pag inibitahan mo yan, minsan po sino tao nila akasahan mong sasama-sasali, sumusuporta, yan ang number one, hindi maniniwala sa inyo. Kaya matatakot nyo na mag-imbita. Guys, good news. One of the reasons kaya mayroong training ngayon, para patunayan sa iyo, ang fear ay normal. Tama, lahat ng bagay sa buhay ng tao, pag first time mo ginawa, talaga ba nakakatakot? Yes! Kumusta yung first time nyo? Tumorin. First time sa school. Job interview, first time ng ligaw. Natakot din ba kayo? Yes! Lahat nakakatakot sa umpisa. Pero habang ginagawa ninyo, you have to conquer your fear. Correct? Yes! Now, ano nakakatakot? Ito ang number one. Listen, ang pintuhan, ang number one fear ng tao, ikaw to, ihibitahin mo yung mga lalabit sa'yo, sang aterba rejection ang papaligid sa'yo. Ito yung mga nakapaligid sa'yo. Kung estudyante ka, ang circle friends mo, classmates. Kung empleyado ka, kasama mo everyday, kapag may empleyado. Kung tambay ka, kapag mo rin tambay. Ibig sabihin, yung mga taong yan, ang nakapaligid sa'yo. Ikaw, very excited, sinishare your dreams, kasi umating ka ng training ngayon, buhay na ba yung pangarap mo, habang nagkukwento kayo, pagtatawanan ka ng mga tao. At kapag tinawanan ka nito, walang maniwala sa'yo, sabihin mo, grabe! Power! Ang hirap! Ayoko na. Kasi nga walang tao gusto ma-reject. Pero good news, ang rejection ay normal. Wala pa kayo sa AIM Global o sa EC, kayo nare-reject na. Yes. Totoo ba yun? Yes! Pag nare-reject ka, okay lang yan. Alam nyo ba ang nagpapahira sa mga distributor, ay distributor din? Kasi nare-reject ka na nga, ina-entertain nyo pa. From now on, focus only to those people who are interested in our business. Kapag ayaw, pabayaan mo lang. Huwag nyong awayin, pabayaan mo lang. Invest more time sa mga taong interesado. Wala pa si EC, nare-reject ka na. Taka sa kamay, numara ka experience na sumakay ng jeep. Good. Kapag ikay nagsasakay ng jeep, na para kayo. Para, may pagkakataon ba yung jeep ay lumalagpas? Yes. Hindi ba't nireject ka ng jeep? Yes. Umiyak ka ba? Yes. Para, lumagpas. Bakit siya lumagpas? Hindi ka umiyak. Kasi alam mo, merong reason kaya ang jeep ay lumagpas. Bawal sumabit, puno na yung jeep na garahe na. Ang ginawa niya? Hindi ba't naghintay ka ng panibagong jeep? Yes! Para lagpas. Pagod ka na, mulan, umaaraw, iingi ka na. Peace pa rin. Para hanggang merong jeep na magpara sa harapan mo, makasakay ka at makauwi ka. Alam mo, sa easy ganun din. Gusto mag-easy? Ayaw, lagpas. Ikaw, easy. Ayaw, lagpas. Ayaw mo, lagpas. Palagpasin mo ba? Hindi naman malayan, meron at merong hihinto sa harapan nyo. Aalamin, ano ba ang ginagawa mo sa isi? Ba't ba ang kulit mo? Ba't ba aking pinapagin sa ano meron dyan? Meron at merong hihinto sa inyo. Ang point ko lang, kapag na-reject ka, okay lang yan. Normal yan. Bata pa lang. Na-reject ko. Are you with me? Ano ba yun? Now, ito na matindi. Nag-invite ka. Hindi ka na-reject. Tuwan-tuma kayo. May negosyo ko eh. Ano ba yan? Sa easy. Naglaki ng kitaan. Ba?
Kung kita ang pag-usapan, pag-usapan niya. Nag-meet kayo sa galeria. Tapos sabi yung isip, ay, ganda ka daan. Ikaw to, pag-ibig ang kinyo, blablabla. Nagkukwento kayo, 1 hour, 2 hours mo kausap. At habang nag-explain ka, paliw na paliw kausap mo. Ululaway, brabe, ayaw na yan. Explain ka. Sabi, yes, Pavel. Ito na yung agila ko. Nagustuhan mo ba? Oo naman, ang ganda. O kung maganda, ano, mag-join ka na ba? Mag-join? Gusto ko sana. Bakit sana? Wala akong pera eh. Wala akong pera. Eh, kailangan mag-join. Siguro someday. Sunday? Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday. Ano po yun to? Na-experience mo yun? Nag-effort ka? Yes! Tapos hindi nag-join? Yes! You feel bad? Yes! Alam mo, huwag kayo masaktan. Normal yun. Ang trabaho nyo, mag-present. Mag-invite, mag-present. Ang pag-pay-in, depende sa kanila yun. Ang masakit sa akin kasi, kapag nag-invite ka at nag-present ka, pag hindi nag-join, nakasaktan ka. Trabaho mo lang ang mag-present. Yeah. Ang pag-join, decision nila yun. Yeah. Basta present ka lang, nag-present, nag-present. Eh, pagpak yung presentation ko yun, ay parang feeling ko failure. Bakit failure? Kasi akala mo, ang thinking mo, para maging successful ang presentation, mag-join siya. Hindi mag-join yun, panalo pa rin kayo. Number one. Hindi mag-join, ba't ka panalo? Pwede mo isipin, okay lang, ka mag-join. Pinag-practicean lang naman kita eh. Ingigilis mo? Kasi ito na. Mindset. Panalo ka lagi. Kasi kapag nasaktan ka, hindi ka mag-work dito. Walang masasayang sa'yo. At pwede mo isipin, kahit kami mag-present, kahit si Doc Ed ang mag-present, kapag if you are talking to the wrong person, they will never join. Ikaw, bago ka pa lang, wala ka pang idea, kapag tamang tao ang nakausap mo, mag-join at mag-join yun. Ang point ko lang, yung fear of failure, pag hindi na pwede mag-join, okay lang yan. Bakit takot ang tao sa failure? Because of our mindset. Nung bata ka, anday bawal. Anak, huwag kang makit sa hagdan. Pag umakit ka at nahulog ka, papaluin kita. Ang bata ko nung bawal, ginagawa. Wala si tatay. Maksari mo. Umakit ng hagdan, nahulog. Nakita, sinabi ko, huwag kang aakit eh. Tingnan mo, nahulog ka talaga. Pasaway kang bata ka! Nahulog na, may palo pa. Ang estudyante, nag-aral, pag nag-take ng exam, bumagsak, ang self-esteem, bababa. Why? Kakansa ko ng classmate. Bobo! Tama? Yung tao, bata, takot. Magkamali kasi laging may mga galit. Empleyado, may mga empleyado rito? May mga empleyado rito sa kanya yun, tama? Empleyado, 10 magandang gawin mo. Sa opisina, hindi ba masinin? Isang mali mo, yari ka. Lumalaki ang tao, takot magkamali. Kasi laging may consequences. But because of this training, you will now appreciate maganda ang failure. Bakit mo? Ang failure kasi, sabi nga, don't be embarrassed of your failures, learn from them, and start again. Ang mga tao naging successful, ang nakikita mo lang, yung success stories nila. Yung resulta, kotse, bahay, travel, motorsiklo, ganda ng buhay. Hindi mo nakita ilang beses yun nagkamali. At pag nagkamali ka, okay lang. Importante, marunong kayong tumayo. It's not how many times you fall, it's how many times you stand up every time you fall. Are you with me? Yes! Sabi ni Sichiro Honda, founder ng Honda Motor, sabi niya, success is 99% failure. Listen, gentlemen, how can you appreciate the word success kung hindi mo alam ang failure? Tama! The more nag-fail ang tao, the more mo nai-enjoy, na-appreciate yung success ninyo. Pag nag-fail ka, accumulation yan. I-accumulate mo yan. At habang nag-fail ka, gumaganda naman ang inyong istorya. If you never know failure, you will never know success. Tama. Naiin dyan, pinagtawanan, nilain, inasar. Tatlo mo ngayon, collectahin mo lang yan para mas ma-appreciate mo yung ganda ng success nyo. Ang pangit nung lagi hibita mo sumama, wala kang effort, umaman ka, tapos yung downline mo nahirapan, paano bibigyan ng motivation nyo? Wala kang paghuhugutan. Are you with me? Now, yes. Mga taong piloso po sabi, bakit?
Englobal lang ba ang paraan para ang tao ay gumanda ang buhay? Magkaroon ng time freedom, ng financial freedom? Actually, maraming paraan para ang tao ay gumanda ang buhay. Pwede ka magnegosyo. But in any business, you need large capital. Tama, ang daming risk. Now, bakit easy or bakit englobal? Number one, ang gagawin mo lang dito, nag-change na ng brand. Tama? Meron tayong mga food supplement. From ordinary consumer, nagiging entrepreneur ka. Nag-change ka ng mga brand mo, supplement mo, toothpaste mo. What else? Small capital with big income. Magkano lang ang joining fee dito? Magkano lang yung package na binibenta natin? Napakaliit niya, pero yung potential income nyo so huge. What else? May proven system. Yun ang magpapayama sa'yo dito. If you will notice, yung katabi nyo, iba-iba yung background. May bata, may estudyante. Tama? May professional. May businessman. Iba-iba ang ranggo. Pero ang magpapayama sa'yo dito, hindi yung background mo. Ang magpapayama sa'yo dito, yung sistema. And when you say proven system, kaya nga, proven, 16 years, hindi tsamba. Tama? Yung sistema niyon, ang ituturo sa'yo ngayon dito. You can apply the law of leverage. Bisyo ko sa trabaho ko eh. Part-time ako. Ikaw part-time. Paano yung imbita mo nag-full-time? Eh, hindi ako magaling magsalita eh. Ikaw hindi magaling magsalita. Inimbita mo magaling magsalita. Guess you ba ako? Yes! What else? Helping business. Ito yung negosyo, ibang klase. Yung mga traditional business, may competition. Pag may McDonald's, merong Jollibee. Pag may Petron, merong Shell. Ako yung gas station, ako Shell. Pagas nga, huwag sa Silbo, ka sa Caltex. Walang ganun. Dito sa atin, i-empower ka. Walang competition. Helping business. The reason kayo inibitahan dito, may mga first-timer dito, ang reason ba kayo inibitahan? Hindi para kamperahan. Ang reason kaya imbitahan para gumanda rin ang buhay mo at makita mo ang opportunity. Hindi lang yung tutulungan mo, yung up and down, and even your brother line or cross line. Isang pamilya tayo dito. Pag isang grupo, naging successful, makakatulong sa iya, parang kwento mo, tinan mo, dami mayaman ito at hindi grupo natin. Isang pamilya kasi ang easy. And last, worldwide market. Imagine mo, nagpunta ko sa Zambia, Tanzania, Uganda, mga tao, baliw na baliw talaga. Ang galing mag-English. Siyempre, di ba? Ang training ko doon, imagine mo ha, yung sa Tanzania ko, mga French speaking. Imagine niyo, hindi marunong mag-English. Nag-training ako ng 2 hours, may interpreter. Imagine mo, nag-joke na ako, nakatingin na sa akin. Pag in-interpret, saka tatawa. Pero, baliw na baliw. O ngayon, marami dito, mga uplines, di ba? Hindi niya pupunta ng Zambia, ang East Africa, pero may mga grupo ay doon. Never niya napuntahan, pero lumalaking grupo. Nag-guess ba ako? Yes. Hindi ko pa sa Pilipinas ka, o nasa Pasig ka lang, ang grupo niya Pasig lang, buong Pilipinas at buong mundo, habang inaabot ng easy. Klaro ba yun? Yes. Palakpanin mo na yan. May kilala ako, nag-join sa EZ, nag-join sa Englobal, walang nangyari. Sino yun? Kamag-anak ko. Mga best friend ko nag-join. Kompisina ko nag-join, walang nangyari. Alam niyo, sa totoo lang, totoo. Maraming nag-join, hindi naging successful. Bakit? Alam niyo ba, maraming nag-join, hindi naging successful? Bakit walang resulta? Number one, walang ginawa. Ba't walang ginawa? Walang alam. Ba't walang alam? E di pag-attend ng training, hindi magawa, pagyaman pa kaya? O, para maliwanagan tayo, ang magpapayaman sa'yo dito, hindi pagiging member. Akala nyo kasi, kapag bumili ng package, multiple accounts ka pa, Digiverse ka, nag-Megaverse ka, akala mo, sitting print ka, wala kang gagawin. Hindi pwede, walang ganun. Eto, kailangan ng trabaho. Mahirap ba to? Yes! Mahirap to pag hindi mo alam. Madali kapag alam nyo. Ang confidence level ng tao depende sa alam nyo. Estudyante, pag may exam at nakapag-review, excited. Kasi nakapag-aral. Pag walang review, may exam, ang ginagawa? Nagpe-pray. Lord, sana walang paso. Gesyo ba ako? Gesyo ba ako? So, gusto ko malaman yung lahat. Listen to me, look at me. Importante ito, ang magpapayamas ito ay ikaw din.
ang easy negosyo mo. Kung meron kang very supportive upline, bonus lang yan. Pero ang easy, this is your own business. And since this is your own business, sila naman, meron kang taya. Upisa mo yan sa ugali nyo. Bawal ang pasaway, mayabang, mataas ang pride, mataas ang ego. Yung merong attitude na alam ko na yan attitude. Yung acting attitude, yun ang danger. But walang yun ang number one kong problema nung nag-upisa ko. Are you listening? Yes! Para makilit kayo sa akin, bakit bawal ang pasaway, mayabang, nagmamarunong? Remember nung umatid ako sa seminar? Gusto mong balikan yung story ba, di ba? Yes! Pag ito seminar, baliw na po ako nun. Baliw na baliw ako. Pag nakapikit ako, kita ko bilog. Pag nasa trabaho ko sa hotel, ang tingin ko sa guest namin, bilog. Yung isip, puso ko, wala sa trabaho ko. Gusto ko na mag-network. You know what I did? After 2 months doing this business, this kind of business, I resigned from my job. Imagine mo, 12 years ako sa hotel, I have a very promising career. Due ako for another promotion. Hindi ko tinanggap. Bakit? Unang-una, yung manager na papalitan ko, he's been working in the hotel for more than 20 years. Walang magandang kotse. Walang maayos sa bahay. Sabi ko, anong present niya? Yun ang future ko. Get you back on? Yes. Nung narealize ko maganda networking, resign. 2 months. Eto, yes, finally. Full time na ako. Ang dami ko ng time para puntahan ang prospect ko. Ginawa ko, biyahe dito, biyahe doon, south, north. Bilog-bilog dito, bilog-bilog dyan. Kawin ko ito, ikaw din ito. Tangan kong kausap. Power. Walang sumasali. Nangyayari sa inyo? Yes! Ang hirap, di ba? Kinabahan ako kasi full-timer na ako. Paano yung kita ko? Hindi ko trabaho ko. Pinundahan ko si James. May direct upline, ang pangalan nun, James. Sabi ko, Brad, ba't ganang hirap? Ang sabi ko, Brad, hindi ko sila tinatawag na upline. Ba't ang hirap? Ano bang sikreto dito? Alam mo, sabi sa akin, sabi ng sikreto, may sistema. Ano nga ituro mo sa akin? Sabi niya, gusto matuto? Oo naman! Ano nga gawin ko? Sabi niya, simple lang. Kung talaga gusto maging successful dito, kailangan lahat ng nasabihin ko sa'yo, lahat na ituturo ko sa'yo, sundin mo. Tawin. Ang hirap nun. Bakit ako yung boss niya? Sana ako mag-utos, mag-memo, hindi ko kaya tanggapin na ako susunod sa kanya. Sabi sa akin, ang galing talaga ng upline ko. Sir, kung pag-uusapan na yung hotel, lahat ay tuturo mo, pasabihin mo, susundin ko. Pero sa negosyong to, ako ang nauna, ako ang elang. At kung matuto, sir, wala kang choice. Sabi ko, sir, anong gagawin ko? Sir, atin ka seminar. Seminar, atin, ballpen, papel, wala pa mga record doon. Bilog. Oh, Brad, attend na ako. Ano sa akin? Brad, tapos na. Tapos na, Brad. Upline. Tapos na. Imagine mo, humility, pas di kong upline, ang hirap. Upline. Sir, atin ko yung bukas. Atin ko, napansin mo. Bilog ulit ko, ito yung kahapon. Line. Araw-araw, atin ang atin. Sabi ko, ba't pinapagin mo araw-araw? Pare-pare pinag-usapan dito. Sabi niya, yung pala yung first na sistema. Una, kailangan balik-balikan mo ito. Kasi unang atin mo dito, believe me, excitement lang yan, giddy lang yan. Pero the more mo binabalik-balikan, kung may memorize mo na, may internalize mo na, and time will come, yung malalaman, yung lumalabas sa bibig namin, naririnig mo, lalabas yung ibig nyo. Yes. Kaya basta yung taka-taka, ang galing naman ng mga upline namin, ng mga coaches na galing magsalita. Saan lang galing yung lumalabas yung ibig nyo? Sa kaka-attend nyo. Yes. Nagayos mo yun? Yes. Hindi mo alam, kaya kayo paulit-ulit na kumaka-attend. Because this is a copy business. Kaya kakata, hindi mo kailangan matalino rito. Atin ka ng atin. Pag lagi mo narinig, wala kang choice, para kanta.
ang isang kanta, anong ganda, first time mo narinig, hindi mo kayang kantahin. Pero pag lagi mo narinig, first note pa lang, ding, alam yung kanta, tono, lyrics, pati timing. Yes or yes? Yes! Dito ganun din. Obserbahan nyo. Pag may kausap ka ibang tao, sabi siyo, Robby, kang galing-galing mo sa tao ngayon. Ba't ka magaling? Kasi may sense ka na. Ang lumalas sa bibig nyo, positibo. At kapag hindi easy ang topic, hindi pangarap yung nag-uusapan, hindi ba tinatamad ka makapagkantuhan? Yes! So number one, first requirements na ito. Have a good learning and listening attitude. Sa mga professional, mayaman, negosyante, na nasa loob ng kwartong to, o kung nanonood kayo sa akin ng live, we respect your profession. May doktor dito, may sakit ako, kukonsulta ako sa'yo kasi alam mo yan. Kapag ako ang bahay, arkitekto ka, kukonsulta ako sa'yo kasi meron kang alam dyan. Sa easy, MLM, kami ang nauna, kami ang may alam. Gusto maging successful? Kami ang pupuntahan niyo. You have to learn. What is learn? To add new skills or knowledge to what we already know. May alam ka na. Ilang beses na matin ang echo, mego. Pero habang matin ka, mas natututo kayo. You have to unlearn. Ano yung unlearn? You have to discard something learned, especially a bad habit or false information from one's memory. Lahat ng mga pangit. Tama? Hindi lang nakatulong sa pag-grow ng network, tanggalin mo sa utak mo yan. Ang pinaka-importante, you have to relearn. Diba say relearn? Relearn! To learn something again. Lahat ng narinig mo sa akin, narinig yun na ilang beses. Hindi na sa akin at sa ibang training team. Correct? Pag kailangan nyo umaten. Why? Parang ito lang yan eh. Currently, the tallest building in the world nasa Dubai. Ang tawag? Burj Khalifa. Alam mo ba ang taas to? It's almost 1 kilometer high. Ang taas. 8 years ago, when I first visited Dubai, ito ang pinuntahan ko. Pinuntahan ko yan, bakit? Pag nasutuktok na yan, boom, Dubai, kita ninyo. Ito, amazing. Nung nasutuktok na ako ng Burj Khalifa, tumatakbo ako. Glass. Makapal na glass, kita ko yung baba. Tama? Nakomplik yung feel ko sa height eh. Tumatakbo ako. Tumatalon ako. Question. Bakit ang lakas sa loob ko, tumalon, tumakbo? Alam ko si Brad, hindi ko malam siyon. Kasi matibay ang pundasyon. Are you with me? Yes! Inaaral ito eh. Do you think? Tatalo ko doon. Kung alam ko walang pundasyon. Kung walang pundasyon. Huwag kang malikot! Baka kayo mas... Nagigis nyo? Now, itong Burj Khalifa, kaya matibay, malalang pundasyon, at yung structure niya mismo, matibay din. Ang Burj Khalifa ang nag-represent ng dreams natin. Mas malaki ang pangarap nyo, ang pundasyon, knowledge, skills, and attitude. Pag ang isang building o structure, walang pundasyon, humangin, bumagyo, magkukulaps ang structure. Are you with me? Yes. Mas malalim ang pundasyon, kahit ang lakas ng bagyo, hindi magkulaps siya. Malaki ang pangarap nyo. The more malaki ang pangarap, mas maraming rejection. Tama. Maraming mga aasar sa inyo. Tama? At kapag wala kang pundasyon, Global, scam yan. Ha? Scam ba to? Sabi ko na abe! Thank you, nakausap kita ha. Nagkulat ka agad. Ang pangarap, nakalimutan na. Kasi wala ka nito eh. Ang ginagawa nyo ngayon dito, akala nyo ba, ako po walang dyan? Ang ginagawa nyo ngayon dito, Brad and sister, pinapalalim ko ang pundasyon nyo. Yes. Para paglabas mo, at nag-network ka, kahit anong bagyo, discouragement, obstacles, lahat ng klaseng discouragement, hindi ka maapektuhan kasi matibay ka. Tama. Now, paano matututo niyan? Attitude, not your aptitude, will determine your attitude. Attitude is more important than skills. Kahit anong skills ang ituro sa'yo, kapag pasaway ka, hindi ka matututo. Attitude is more important than education. Let me clear. Ang pag-aaral tapusin. Ang sa akin lang, hindi garanti na matalino ka. Kung lao dito sa school, from grade school, high school, hanggang college ka, hindi garanti na matalino kaya yaman ka dito.
Based experience ko, 24 years experience, 16 years ang easy. Maraming matawag at talino ang napag-iuran dito. Bakit? Ang matalino, maraming alam. Ang tao maraming alam, mahirap turuan. Ang taas ng pride. Tama ba yun? So dito kailangan mag-humble down and attitude of gratitude. Bakit sinabi ko yung attitude of gratitude? Guys, look at me and listen. 100% yayaman ka dito. At sa pagyaman nyo, the more kayo naging successful, the more kayo mag-humble down. Ang dami kong na-witness from nobody naging somebody. Nung yumaman, gumanda ang buhay, nakalimutan kung saan sila nang galing. Yumabang. Tama? Yung pagpapasalamat, huwag na huwag yung kakalimutan yan. Lalo na sa kumpanyang naging instrumento, bakit nabago ang buhay ninyo. Never! Ha? Binanggit ang kumpanya. Imagine mo, nagbagong buhay nila because of this company, never nagpasalamat sa kumpanya. Guys, do you get me? Yes. Importante yan. Iba naman dyan, pag laki ng pera, laki din ang ulo. Gano'n ka laki ang ulo? Hindi ba kapasok ng elevator sa akin ng ulo? Are you with me? Yes! Importante, huwag kakalimutan yung kumpanyang tumulong para makuha nyo ang mga pangarap nyo. Yes! There's no such thing as gratitude unexpressed. If it is unexpressed, it is plain old passion in gratitude. Pag hindi mo daw, ay thankful lang ako sa kanila. Kung thankful ka, paano namin nalaman na thankful ka sa kumpanya? Thankful ka sa loob mo lang, hindi pwede. Experience to express it. Ano ba naman yung mag-text sa mga may-ari? Tama? Ano ba ganoon na pag-uusap niyo yung mga grupo ninyo, alam niyo, talaga namang nagawa mo yan dahil sa sipag ninyo, pero grabe, kailangan lagi tayong thankful sa mga may-ari, sa kumpanya. Importante yun. Kasi misal, so, ang aminin ko sa inyo, sa dami na hingit ako sa Facebook, never. Tama? Ang pinupuro nila yun, yung isang lang galit. Totoo, ikaw nagpayamas sa sarili mo. Pero yung kakalimutan ulit, yung naging instrumento. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving. Diba? Para nag-grab ka doon sa regalo, pwede mo na yung binigay. Are you with me? Yes. Now, again, attitude. Saan mo yung umpisaan? Paano matuto? Time. Everybody say time. Time is number one investment dito. Ang attitude mo, ito ginagawa nyo ngayon, maganda ang attitude mo, pero you're investing your time to sit down, to listen, to take down notes. Nagbigay ng oras. Lahat ng bagay, kailangan bigay ng oras. May exam ka, review ka, oras ang kailangan dyan. Lahat ng bagay na dapat mong aralin, kailangan bigay ng oras. And speaking of time, kaya tayo na-excite kasi dapat ma-depreciate mo. Bakit importante yung time? Well, pwede mong gawin ngayon, huwag di magpabukas. Ang good news sa easy, Brad, eto. You can depreciate now yung 40 years and 4 years. Being an employee, look at this. It's a good realization. Merong empleyado, kumikita ng 30,000 a month, correct? Yes. Let's say net. 30,000 net ang income mo. Sa loob ng someone. After a year, kumita ka ng 360,000 pesos. Malaki ba ang 360,000? Yes. Malaki. Kung hindi ka gagastos. Doon ka kakain sa kang bahay, huwag ka mag-ibihis. Buho ang 360. Gawin mo yan sa loob ng 40 years, kumita ka ng 14.4 million pesos. Malaking pera? Yes. Kung hindi ka gagastos. Question. May kumikita ba ng 300,000 naman? Yes. Meron? Sa isang taon, 3.6 million yun. After 4 years, that's also 14.4 million. The same amount. Ano difference? You were able to save 36 years of your life. Guess nyo ba ako? Yes, sir. Dito pala ito, hataw-hataw ka rito. Kikitain mo ng 40 years, kapag sineryoso mo easy, kaya kita kayo ng 4 years. Tanong, 30,000 empleyado eh. May empleyado, pumikita ng 50,000. Meron ba? Yes.
Kapag 50 mil ang sweldo mo bilang empleyado, susulitin ka ng boss mo. Kaya malaking sweldo mo, ha, ang iyong responsibility, malaki din. Parang sa sales ka, pag na-reach mo yung quota mo, huwag mo na mag-celebrate kasi ang quota mo, tatakasan ulit. Are you with me? Pag kinupit mo yan, 600,000 a month, sa loob sa taon, that's 24 million sa loob ng 40 years. Question, in global, easy. May kumikita ba ng half million? Yes! Saan kater ba ang kumikita ng half million? Per month. Sa loob ng 4 years, that's also 24 million. Let's say, 100,000 ang sweldo ng isang empleyado. Meron bang empleyado kumikita ng 100,000? Yes! Meron. Bihira-bihira. Pero wala ng oras pa bilhin yan. Ang empleyado, kapag lumalaki ang sweldo, ang lifestyle, tumataas din. Kaya minsan, wala din pong savings. Sa easy, may kumita ng 1 million? Yes! Hindi ba may kumita ng 3 million din? Yes! At ngayon po, may kumita ng 6 million pesos per month. Wow. Ang sakit sa ulo mo! 5 million sa buwan. Ang sakit sa ulo! Kasi next month, may 5 million ka na naman. Ang tat sa ulo. Kayo, saan din ulo? Wala ka pong million. Anong point? So importante, time. Are you learning? Yes! After having a good learning attitude, ano next? Yung belief system mo, kailangan papataasin mo. Ilang percent? 100%. Bakit 100%? Yung pwedeng part-time ako eh. Pwede bang 99% na lang? Pwede bang 99.9%? Hindi, kailangan 100%. Why? Ang belief, parang balon. Ang balon, kapag natusok yan ng maliit na bagay, the balloon will burst, sasabog. Itong balloon, ang nag-represent ng belief mo. Kapag nahaluan ka ng kahit konting duda, tapos ka. Kapag hindi ka iniwala 100% sa ginagawa ninyo, hindi mo ibigay ang best nyo ng 100%. Urong-sulong kayo. Correct? So ngayon pa lang, once mag-join ka dito, dapat alam mo, 100% nayayaman ka. Huwag na huwag ka magdududa. Sa utak pa lang. Kasi kapag sabi mo, baka hindi ko umaman sa easy. Kapag sabi mo hindi ka umaman dito, congratulations, hindi ka maiyaman. Bakit? Kasi sinabi nyo na. Are you with me? Yes! Iniisip, lumalabas sa ibig, ikinikilos sa katawan, ang resulta, sumusunod. Kaya mag-iingat ka sa mga iniisip nyo at sa lumalabas sa ibig nyo. Kasi powerful or may power ang word. Do you agree na may power ang word? Yes! Do you agree? Yes! Everybody, please touch your hand. See? May power ang word. Sa bahay, pag-uwi niyo. Bahay, pag-uwi niyo. May salamin ba kayo sa bahay? Yes! Sa bahay, tumikas na salamin. Bukami. Pag nakas na salamin, kausal mo sarili mo. Sabi mo, grabe. Ang pangit ko. Sabihin niyo. Ano yung parang doon yung pangit niyo nga? Kasi pinaiwalaan niyo yung pangit ka. Siyempre, pag pangit ka, ang confidence level niyo, ang baba. Pag may prospect ka, yung puntaan kasi ang pangit mo. Kaya ako nasanay po ako. Kasi hanggang ngayon, pag may nakita ko salamin, kinakausap ko yun. Ha? Salamin! Nakausap ko yun. Wow! Guwapo mo. Guwapo mo. Yung mong may mga tayo parang gupong-gupong ko sa sarili ko. Huwag ka may ibang sa akin. Wala akong pakialam, ha? Kung hindi guwapo ang tingin ng tao sa akin, wala akong pakialam. Basta ang feeling ko, guwapo ako. At pag feeling ko guwapo ako, ang confidence level ito mataas. When I stand, I walk, I talk, kahit bulol ako, wala akong pakialam, basta feeling ko guwapo ako. Nagkataon lang, guwapo talaga eh. Patawag ko, yabang, di ba? Anong point ko? Asyem, ito, importante ito ha. Pag naniwala ka naman, tuloy-tuloy. Ang problema sa ibang distributor, pag may training, yes, payaman, pag-uwi. Payaman pa talaga. Kailangan consistent ka ngayon, bukas, makalawa, next week, next month. Tuloy-tuloy, paniwala mo 100%. Tandaan nyo, walang eroplano
na nag-take off ng pahinto-hinto. Yeah. Meron ba yung plano para nito? Maubos ang runway. Hindi makaka-take off yun. So dapat, sa paniniwala nyo ngayon, 100% nayayaman ka. Are you with me? Yeah. Walang duda. Number one, 16 years tayo. Napatunayan na ng beses yan. Imagine, mag-retire Vice President Yus Duli, Sir Georgie Gonzalez, mag-retire training team. Ito mga taong to, hindi ito basta-basta mga trainer. Alam mo, from Board of Directors, Vice President, a training team, we have more than 300 years combined experience as a networker. Kami po ay hindi speaker o trainer lang. Lahat halos yung tinuturo ko based sa experience ko. Kayo nakaupo dyan. Nangyari sa akin yan. Umatay sa katerpa, mainit, nakapagod, rejection, lumaki ang income, bumaba ang income, bawi ulit. Nangyari sa akin yan. Yung nangyari sa inyo, na-experience namin yan, kaya kaya namin bumunit. Are you with me? Yes! Ang ganating mga produkto, mga awards, local, international. Ibig sabihin, mga partners natin, mga billion dollar company. Products, effective. Marketing plan, imagine mo. Ilang ways to earn. Yung kumpanya pinagalingan ko, ang aming income lang, based sa third step. Imagine this. Yung first company ko, in a matter of 4 months, nahit ko yung highest position. Equivalent doon, parang global ambassador. 4 months. Ang income namin, based sa third step. Wala kami nung retailing, binary, wala kami ganyan. Gagas mo ako? After a year and a half, quarter and million, kotse, savings, profit sharing, US travel. Ano pa? Interloop, hybrids, isang kilos mo lang, transaksyon, ang daming klase ng income. Ang maganda pa nito, ito, good news. Part ng sales natin, nasa Allied Foundation. Pag may kababayan tayong nabagyo, nalindol, basta mga calamity, automatic part ng sales natin, nasa Allied Foundation. Pamumuna yan, si chairperson natin, Doktora Connie Gabaldon. Palapakan niyo naman yan. Hindi lang po tayo kabib. Diba ating social responsibility, binibigyan sa mga kapwa natin. At hindi lang yan. Siyempre, hindi ba tayo, Pilipinas lang, may mga branches tayo sa Africa, sa Middle East, sa Europe, sa Asia. Alam niyo ba, pati sa ibang bansa, nagkakandak kami ng Allied Foundation. Imagine mo, given mga school supplies sa tao, hindi na Pilipino. Correct? Are you learning? Yes! So having a good learning attitude, mataas ang bilip mo sa kumpanya, sa may-ari, sa upline, at syempre, importante, bago maniwala ang ibang tao sa inyo, maniwala muna kayo sa inyong mga sarili. Sa tao magaling magsalita, sa tao mayaman. Huwag kayong maingit sa'yo. Maganda kotse, motor. Huwag kayong maingit. May alam kami di mo alam, pero may alam ang bawat isa sa inyo na hindi nang ilang. Kaya nga lahat tayo ay unique eh. Anong katayon, gano'ng ka-unique? Right now, nasa 7.8 billion ang populasyon sa buong mundo. 7.8 billion! Ni isa walang kapareho number. Ganun kayo ka-unique. Tama? Saan nag-umpisa? Paniniwala sa sarili. So ngayon pa lang, kung pinanganak kang mahirap, hindi ko kasalanan. Tama? Pag namatay kang mahirap, yun ang kasalanan mo. Mangyayari yan, believe sa sarili mo. 100%. Ilang percent? 100%! May isang decision to. Sir, eh hindi ko magaling magsalita eh. Saka hindi ko magaling mag-English. Pero ba akong chance si Maman sa easy? Kung yan tanong mo, pwede itong i-compress isang kwento. Alam niyo isang balloon vendor? Nakita ng logo? Yes! Yung balloon vendor na yan, ang goal niya, mabenta na lahat yung balloon niya. Kasi pag hindi nabenta yan, wala siya kuhin pera at walang pagkain ang kanyang pamilya. Ang goal niya, whatever it takes, may benta, uubos yung balloon. Eh matumal! Pag mahina ang benta, ginagawa niya, nagpapalipad siya ng balloon. Colorful balloon. Minsan, yellow. Shoo! Minsan, red. Shoo! Ba't ginagawa yun? Para makapag-call ng attention.
Mami, gusto ko ng balut. Ano ba yung balut? Saan banda doon, no? So yung mga bata mo punta, ubus sa balon niya. Ubus sa balon. Ubus sa balon, may pera, may pangkain. Then one day, may batang lumapit sa kanya. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Nanonotice ko po, pinapalipad niyo lagi mga colorful balloons. Ang tanong ko po, kapag nag-release ka ba ng color black na balloon, lilipad din po ba yan? Sabi nung balon ba yun, ha? Pag balon na black, lilipad? Oo naman. Kasi nagpapalipad naman sa balon, hindi yung color niya eh. Ang nagpapalipad sa balon, there's certain chemical inside the balloon. Ang tawag ay helium. Yung helium ang nagpapalipad sa lobo, hindi yung kulay. The same thing sa AC. Kung lalapit kayo sa amin, sa mga coaches, mga applies, upline, hindi ko pwede masalita eh. Hindi ko matalino, hindi ko mayaman, hindi ako kilala eh. Hindi naman ba ako sa AC? Alam mo, sagot naman sa'yo, oo naman. Ang magpapalipad mo sa'yo dito, hindi kung anong background mo. Kung anong pinag-aralan mo, sa kalumaki, sa kalag-aral. Ang magpapayama sa'yo dito, kung anong yung nasa loob mo. Paniniwala, 100% na kaya mo lumipad hanggang makuha ang pangarap sa'yo. Don't make sense? So ngayon pa lang, kailangan 100% maniwala ka na sarili mo. You are a champion. Alam niyo ba ang champion kayo? Yes! Walang malisyosa, ha? Alam niyo yung sperm? Yes! Similia. Yes! There are trillion of cells. Million of sperm cells. Ginugilan ko ito eh. Ginugilan? Ginugilan ko ito eh. Yung mga similia, ilang million yan? Nag-meeting pa yan. Uy, mga similia, narinig ko, sabi ni Daddy, mamaya, alas 11, may gagawin na ni Mami. Pag sigaw ni Daddy na kaya na, takbuhan tayo, ha? Anyway. You know, mga imagination. Anyway. Science, diba? Ito lang, science, walang malisyon. Science, yung mga similia, lulabas, million-million. Nagpapangga, tatatini, tatatini. Pinapangga, papatini, tatatini. Ikaw na kapag, ikaw yung naging tao. Imagine mo yun. Ilang million kayo. Pero guna, nababangga-bangga. Dumudumudumaw, papa. Ang misyosa, di ba? Imagine, pagkakalan mo yun. Ilang million similya, ikaw nakapasok, ikaw naging tao. Kung naging tao kayo, kayo yung champion. At kung champion kayo, you deserve a good life. Pero bayarin? Araw-araw nag-commute? Saan na yun? Tama? Eh sabi sa'yo, gusto ko talaga yung maman eh. Kaya lang, ano gagawin ko? Yun yung right opportunity. Ito na nga yung right opportunity. Ang in-global, ang easy, this is the right opportunity at the right time. Kailangan lang right person ka. Paano maging right person? You have to believe in yourself. Bakit may mayaman? Bakit may mahirap? Merong nag-interview. Ha? Interview mayaman. Sir, patang yaman nyo. Alam mo, sagot, very confident. Ako? Kaya mayaman, lolo ko mayaman. Lola mayaman. Tatay, nanay, mayaman. Kaya ako mayaman. Very confident. Yung mahirap, tanongin mo. Right? Ba't ka mahirap? Ano? Lolo ko mahirap eh. Saka lola, mahirap. Nanay, tatay ko, dugdukan sa kahirapan. Kaya ako mahirap. Dami na lang. Guys, hindi bang mayaman tanongin nyo? Ba't ka mayaman? Alam mo sagot? Kaya ako mayaman? Yung lolo ko mahirap. Lola ko mahirap. Nanay ko mahirap. Tatay ko mahirap. Kaya ako yung maman. Nagsikap ako yung maman. Matunag sa hirapan meron ang mga magulang ko o mga lolo ko. Yung sabihin niya, yung pala, kayo ang puputol ng sumpa ng kahirapan. Yes! Ang tanong mo, mangyayari ba yan? Yes! Bakit ang lakas ng loob natin sabihin mangyayari yan? Nangyari na nilang beses sa mga coaches, mga atas.
Noval or easy. 16 years na, wala pang yumayaman, magtaka ka na. 16 years, wala yumayaman, tapos daming tao, yun ang kulto. Gigisip ako. Yes. Hindi ito biro. Pagyaman, andak. Hindi biro, 1 million, 30 million per month. Ang dami na experience niyan. At alam niya yan. Nag-umpisa sa maganda ugali at paniniwala. Are you with me? Yes! Maganda ugali. Sa paniniwala. Sabay mo na matinding commitment. E ba say commitment? Commitment! Ang commitment, ano yung commitment? Sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Ginagawa mo ang isang bagay kahit hindi kayo komportable. Ang ginagawa, nagpapaypay. Nakaupo, mainit. Amoy tao, amoy pawis. Tama? Sabihin, yan ang commitment. Huwag mong ihihim ng galing pa sa malayong lugar, taas ang kamay. Gano'ng malayo? Sa Caloocan? Kalamba. Bulacan. Cavite, Marikina. Oh, anong point ko? Maraming tao, gusto niyo umaman, may pagdating na seminar, hindi magawa. Nag-engage ba ako? Yes! Ang commitment, wala mo nang complain. Alam niyo pa ka ba nagkukwento ko sa inyo? Ang iba sa inyo, kitang believe ang mga bata, nakikinig, nag-donos, nag-video. Iba sa inyo, ang sakit na, no? Para sa akin, ang sakit nun. Iba sa inyo, habang nag-lecture ako, iba sa inyo, ganito ginagawa. Takal ng 20 minutes niyo. Huwag ka mag-complain na mahaba ang seminar. Huwag ka mag-complain na pagod, gutom, puyar, matrapping. Huwag ka mag-complain na away ka pag-uwi. Why? Wala ka pa sa easy. Ang mga binabanggit ko, nangyayari sa inyo yan. Dati na napupuyat, napagod, nagugutom, walang nangyayari. Ngayon, kahit mapuyat ka, mapagod, magutom, kung magbabagong buhay mo. Go to heaven. Raise your hand. Oh, na gusto mo di ba? Lahat ay gusto mo punta ng ano? Heaven. Oh, ang mga yun wants to die. Wala. Di ba? Wala na yun. Sino ang gusto maging multi-millionaire? Tasa ka ba? Oh, ang tanong. Will you mag sacrifice? Yes! Oh, sasama ko lang kita. May mga pangarap pa kayo? Yes! Tasa ka may mga pangarap? 16 years na ko yan. 16 years na. May mga pangarap ba kayo? Lahat nasa kama? Yes! Ang tanong, nasa na yung iba? Bakit nawala? Why? Listen, nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Yes! May pangarap ka ba? Yes! Ay, kailangan pa lang mag-seminar. Ay, kailangan pa lang ma-reject. Mupuyat, mag-iba, aaway ka na kaibigan mo. Huwag na lang. Yung ibang tao, dito matagal. Kasi, ayaw nyo lang mag-anong uncomfortable sila. Ang point ko lang, magmula ngayon, tandaan ito, when we talk about commitment, when you are interested, you do it only when circumstances permit. Kapag ikaw yung interesado lang, aating ka lang, kapag gusto mo. Ang commitment din mo klase, yung whatever it takes. Tama? When you are committed, you accept no excuses. Only this thought. Huwag yan naman, traffic, mahaba seminar, gagabihin kayo, hirap sumakas. Wala nang complain. Gusto yung bagong buhay ninyo eh. Yun ang commitment. At pagmula ngayon, huwag na huwag kang mag-quit. At syempre, iwasan mo itong ano. Kasi. Ano yung kasi? Gusto mo imaman? Oo. Oh. Pati na seminar, apply. Baka hindi makatid. Bakit? Kasi malayo. Kasi, ang haba ng 20 minutes ng campaign. Kasi, ang hindi sa seminar room. Kasi. From now on, kailangan meron? Kusa! Ano ulit? Kusa! Okay, balikan ko ha. Bakit mo kailangan kusa kumatin? Huwag ka lang maghihintay, sabihin ka ng mentor, apply mo. Oh, team, guys, we have to attend the training, ha? Huwag yun tayin. Pag nakita mo sa Facebook natin, kaka-post yan, na mayroon seminar, na makakatulong sa'yo, you have to force yourself to attend. Negosyo mo ito eh. Huwag mo nahintayin pa. I-push ko lagi niya, applying.
sa umpisa siguro, pero habang nare-realize mo, na negosyo mo to, mag-commit ka na. Whatever it takes. Aralin mo na maayos, ng maaga. Kasi minsan, aralin mo lang to kapag sinabi namin, o sinabi ng mentor o apel o coaches ninyo. Negosyo mo to, kailangan kumusa ka. Hindi si apel lagi ang magpe-present sa grupo nyo. Hindi si apel ang mag-i-invite para sa'yo. Ikaw, this is your own business. Yung check-in mo, ikaw ang magpapalagi niyan. Hindi si upline. Kaya kumusa ka. Are you with me? Yes! Huwag niyo iaasa sa ibang tao ang negosyo mo. Ang tanong ito, may mga times ba na hapagod kayo at gusto niyo mag-quit? Yes! Be honest. Yes! O naman, if you will ask me, during my active role sa distributor, dumating ba sa time na gusto ko niyo mag-quit? O naman, tao ako eh. Sumagi din sa utak ko yun. Kasi, kumapasin mo, parang ang dali. Pero yung proseso nito, ang daming challenges. So, minsan gusto nyo mag-quit. But let me remind you, when you feel like quitting, think about why you started. Pwedeng magpahinga. Huwag kang hihinto. Pagod ka, pahinga ka. Gutom ka, ikain mo. Puyat ka, itulog mo. Huwag ka lang mag-quit. Kasi once mag-quit ka, tapos na ang boxing. Are you with me? Yes! Now, siyempre, as a trainer, every time I conduct trainings, ang tanong lang, Sir Limpin, ano ba ang sikreto? Paano ba maging successful? Paano ang tanong sa akin? Paano maging successful? How? To become successful? Di ba tanong niyo? How? Madali maging successful sa AC. Madaling arali ng sistema, products, marketing plan. Madali ito. But let me remind you again, bago mo tanungin, papaano? The first question lagi dapat ay, bakit? Why? If you know your why, the how will always follow. Kapag alam nyo, ba't mo ginagawa isang bagay, automatic yan, matututunan mo to. Kapag nag-join ka sa easy, dapat alam nyo ba't ka nag-join? Kapag nag-join ka dahil pinuya sa kalang, labo yun. Kahiyaan lang, malabo yun. So if you will ask me, ito, diretsahan tayo, ha? Para magbasahin yung oras ninyo. Kapag ginawa nyo yung easy, huwag nyo gagawin ito para sa inyo sarili nyo. Kasi once napagod ka, napuyat, napagod, nagutom, na-reject, believe me, you can easily quit. Gawin nyo ang easy dahil sa pamilya nyo. Kasi pag pamilya pag-uusapan, believe me, walang taong kaya mong pahinto sa inyo. Diba? Basta pamilya, kahit anong ugali ng tao, basta anak ang pag-uusapan, ibang kilos. Anong tawag doon sa anak ng pusa? Kuting. Sound yung minaw, sound. Yung sa anak ng aso, tawag doon? Tuta. Kayo ba naka-experience na? Pag may bagong anak ng aso o pusa, subukan niyo hawakan yung ano? Yung kuting o yung ano? Nagagalit yung parents, di ba? Hayop yun. But very protective sa anak niya. Hayop yun. Hamas mo sa tao. Meron isang kwento, meron isang building. Isang building, nasusunog. Sa tutok ng building, meron isang baby. Nung masunog yung baby, natural, instinct ng bata, ayaw mapasok, masunog. Tumalon yung bata, yung baby. Alam mo, from nowhere, matabang babae, tumatakbo. Yung baby tumalon, nasaro niya. So, naging ano ngayon? Trending, parang nangyari yun. Ang tama ng babae tumakbo, nasaro yung baby. Gumawa ng experiment ngayon. The same height ng building. Gumawa ng dummy, barandal. The same height, same size. Hinihuhulog doon sa building. Same height, ha? Tapos meron mga athlete tumatakbo. Sasaruhin yung bata. Yung dami na dal. Alam mo sa kalahati pa lang, yung dami na dal, nabagsak na. Walang makasalo. At habang ginagawa experiment na yun, yung matabang babae, nakatingin lang. Natawa-tawa. Walang makasalo eh. Alam mo habang ginagawa, yung binasusbigaw. Alam mo sabi niya, hey! Subukan nyo kaya. Anak nyo ang ihulog dyan. Anong kwento?
nag-ibang kilos kapag buhay ang nagtaya. Lalo buhay. Sino ang mabilis ibang buhay? Yung bang taong nangahabol ng taga? O yung hinahabol ng taga? Bakit? Pag-inabutan siya, patay siya. Tanong, anong taya niyo? Kaya kailang intro ko, hindi to seryo, hindi to basta-basta ang negosyo lang. Business, very serious business. Buhay ng pamilya mo ang nakataya dito. So pag ikaw nahihirapan, isipin mo lagi, huwag ka ba nag-join? Para saan ba ito? Tama? Do easy whatever it takes. Bakit ako naging successful? Number one, iniwan ko trabaho ko. Hindi ako pwede hindi maging successful. Wala kakainin ang pamilya ko. Buhay ng pamilya ko ang itinaya ko. Maliban sa pangalan ko. Tama? Kasi nung ako nag-resign, ang dami ang tawa sa akin. Magulang ko, yanan ko, kapag-anak ko, lahat. Sirado ulo ko. Bakit ako sirado ulo? Maraming estudyante, after graduation, maghahanap trabaho. Maraming kumpanya nagsasara. Ako, may matagal trabaho, iniwan ko. Sirado ulo ko. Kaya ako iniwan ng trabaho ko eh, kasi mahal naman ko nga pamilya ko eh. Di siya ba ako? Yes! Pero ito dahilan. Ito pamilya ko, hindi lang kita eh. My daughter, si Aryan. Kahit madilim, kinakita ko kagabuhan. May son, si Adriana. So, madilim niya. Anyway, mamaya, pag uwi ninyo, pagod ka ngayon sa training natin. Kung may mga anak kayo, asawa, magulang, doon kayo titikin agad pag uwi. Kaya ako ginabi, ginagawa ko, nagyan ito ko para sa inyo. Doon kayo huhugot. Pag-alis mo ng bahay, tinanda sa magulang, sa anak, sa asawa, mag-network ka, para sa kanila. Para may baon kayo lagi. Igigisyo ba ako? Yes! So kapag ganun ka, protektado ka. Nakatanong matanggap mo, may encounter mo, hindi ka maapektuhan. Kasi malalim nga ang pinag-uugutan nyo. So, heavy good learning attitude, mataas ang belief, okay? Committed ka na, sabay mo ng paano hinahanap discouragement. Alam nyo kahit maganda ang kwento, are you learning? Yes! Dito nyo punong-punong ng positibo. Since we start, ang topic natin, puro positibo, busog na busog kayo. But in reality, paglabas ninyo, mabubura lahat yan. Kapag hindi mo kayang ang i-handle, ang alin, ang discouragement, ito ang pinakamahirap. Pag may pinakamahirap, huwag kayong magala, meron din pinakamadali. Wait. Ngayon pa lang eh, gumahabaan ka, inaanto ka sa akin, pwede kayong tumayo. Pwede kayo lumabas. Pwede kayo mag-quit. Pwede nag-quit kayo. Tandaan mo, hindi ka nag-quit kayo. Ang nilipin bilang speaker nyo. Hindi ka nag-quit sa easy o sa sponsor sa apply nyo. Nag-quit kayo sa chance nyo makuha ang dreams nyo. Mag-quit ka. Ano? Baka alam ko. Mag-quit ka. Ano? Ma-apply tong ba kami? Hindi naman eh. Huwag ka lang mag-quit. Naman? It is a process. Wala akong tatang, uy, pare, grabe, yaman. Pero ba't mayaman yan? Nag-quit kasi yan eh. Walang ganun. Tama? Pakasabi sa nyo, huwag ka mag-quit. Magpahinga ka lang. Okay. Ito ang growth goals. Okay pa na ba kayo? Okay pa kayo? Yes! Okay, learning? Yes! Okay, tayo pa na ba tayo? Gusto mo ba? Okay, let's discuss about discouragement. Okay, listen again. Important ito. Alam niyo ba ito ang nagpalaki sa akin? Kaya po lumaki yung grupo ko, minaster ko itong discouragement. Bakit magandang discouragement? Imagine this. Ano mo ito ah? Nag-illusionaryo. Sabay lang kayo? Yes! Dati nga, pag naglabaro kami ng whiteboard, pinagpupunan. Hindi. Nakatingin kami sa audience. Kasi dati, nag-upisa ko lang easy, audience ko, apat, lima. Kaya pa nag-upuwar ng whiteboard, puti mo, yung apat, tatlo na lang.
Pag-ubrang po, dalawa na lang. Kaya pag-ubrang nila ba? Ito, pag-ubrang nakatingin sa audience, pangalaman. Bigla akong nagulat eh. Pag-ubrang ko, pag-tingin sa audience, yung apat o yung lima, naging isa na lang. Sabi, brabe ha. Kaya lima kayo. Tapos naging apat. Tapos isa na natira. Alam sa ginawa mo yan? Ikaw ang yayaman sa ibu. Sabi yung talong mo, ba't lang naman naiwan dyan? Alam mo, sabi sa akin, sir, ako yung driver mo. Ngayon, kasi ito creating sa inyo, walang aalis dyan. Okay, may guwardyo na kami. Okay, tingin ito ha. Tingin. Bakit maganda ang discouragement? Bakit? Number one, listen. Meron bang kwento na isang distributor na Joyce A. Global o sa Easy at inibitan niya sumasama sa kanya? Ah, meron bang ganun? Nangyayari yun. Maswerte siya. Ilang buwan pa lang, ang laki ng income. Yes. Siyempre, yung downline niya, baliw din. Ang ginawa, ginaya ka. Invite siya. Inibitan niya, puro negative. Nahirapan siya. Pag nahirapan niya, pupuntahan ka, apply, please motivate me. Nahirapan ako. Ito nung yan, paano yung motivate siya? Ano? Nahirapan kayo? Yari tayo yan. Ano gagawin natin? Hindi ko alam. Bakit? Hindi ko sin-experience, yung experience mo. Anong point ko? Ang taong magaling magbigay ng trainings, inspirations, motivations, yung taong bugbog na bugbog na bugbog. Kasi may pagbubugutan yan. Kaya dito sa training, marirealize mo, lahat ng mga challenges, obstacles, just i-accept mo yan. Puhunan yan. Paano kung makakakonect sa downline mo kung hindi mo naman na-experience yung experience niya? Tama? Ba't ganito mo salita? Ay, grabe, ang nakita mo na siya kahit Artilipin, Vice President. Hindi mo nakita yung mga papano yung 24 years struggle ko, yung mga challenges na dinanas ko. Tama? Lahat ng tao maging successful, grabe yan. Yes. So dito ngayon, pag marami kang discouragement, marami kang hubot, mas mabilis mag-inspire, mag-keep ng downline. Are you with me? Yes! Yan ang turo sa akin eh. From now on, paano man handle discouragement? Number one, from now on, do not entertain any negative thoughts. Lahat ng negatibo. An idle mind is a devil's playground. Kaya when I was still active distributor, hindi ko pinapauwi ang grupo ko na hindi pagod. Kasi pag hindi ka pagod, ang dahil mong oras mag-isip, nalaman kaya ako? Bakit kayo na yung boss ko? Yung kung pa niya kaya tatagal, lahat. May isip puro pangit. Tama? Kaya dapat puloy mo ng positibo. What else? Ito pa. Stay away from negative influences. Hindi masama kung yung TV, mag-Netflix, huwag kung mga games, huwag niya bababara. Lahat ng mga bagay na walang kinalaman sa mga pangarap niyo, iwasan nyo muna. Huwag ka mag-Netflix, wala ka pang kinikita, huwag ka muna mag-enjoy. Alam mo, turo sa akin, the late Francis Miguel, by the way, Francis Miguel, yung ating, one of the board of directors, the late Francis Miguel, is one of my uplines. Okay? Sa upline ko yan, inatuturo sa akin before, nung bago pa lang ako. Postpone gratification. Wala ka muna ng sine, Arnel, wala ka muna ng gimmick, hataw ka muna ng hataw. Pag mayaman ka na, di sa ka bumawi, lahat ng mga pelikulong din naman, panoorin mo, magtatayo ka ng home theater. Hindi yung show ko. So ngayon, nag-ibig ka ng pangarap nyo, kailangan alam nyo saan yung gagamitin yung oras nyo. Stay away from negative influences. Pati lang, ito ka. Stay away from dream stealers. Napakadami niyan. O sad to say, ha? Ibang kaibigan nyo, hindi naabangan ang pagiging successful nyo. Ano nyo ba yun? Inaabangan nila pagbagsak nyo. Kasi kung naging successful ka, pinatanayan mo na tama at mali sila. Ano pa? Pag kayo po ay nagkaroon ng kotse dahil sa Easy, hindi nila makikita ang kotse nyo.
ang makikilala sila, walang potse. That's why they will do everything to pull you down. Are you learning? Yes! So, iwasan niya. Huwag yung aawayin, iwasan niyo lang yung mga magnanakaw ng pangarap niyo. Natututo kayo? Yes! Okay, mas ang galing. That's easy. Ang ganda ng training. Nako! Mahirap yan. Yung ba yung, ikaw yung download, sila yung upload mo? Click yun. Upload, download, di ba? Huwag din kayo maginig sa mga taong nag-quit sa easy. Kasi minsan, kumukuha kayo ng confirmation, uy, nag-easy mo, maganda ba yan? Ang tatanungin mo, nag-quit? Kapag nagtanong kayo sa mga taong nag-quit, tuturuan ka din, paano mag-quit? Correct? Ang tatanungin nyo, yung mga taong resulta. Huwag yung pakanakaw ng harap-harapan, kayo nakakita. And every time, may magnanakaw ng pangarap nyo, ito laging tanong, who will pay my bill? Hindi sila magbabayad ng matrikula, tubig, kuryente, pamalengke, grocery nyo. Kayo naman eh. Eh kung kayo magbabayad, baka nyo kailangan pakanggal yung mga tao walang alam. Tama. Are you learning? Yes! Anong tawag dito? Cellphone. Kaya yung cellphone to? Cellphone ko to. Di ba? Picture ko. Di ba? Halimbawa, cellphone, halimbawa lang. For discussion purposes. Ang cellphone ko nakapatong dyan. Pataba na kapag bintuan ako sa inyo, kinuha niya cellphone ko, huli lang ba? Diba? Kapag kakausap kita, kinuha niya cellphone ko, tuloy ako pagkapagpintuan sa inyo. Question, normal ba yun? Yes! May kumukuha ng cellphone ko, wala akong pakialam. Normal yun? Yes! Second scenario, ang cellphone ko nandyan, natamang kausap ko si ma'am, kukunin niya cellphone ko. Huli mo lang. At nung napansin ko matayo, sabi ko, ipad, cellphone ko yan. Nakawating ko? Yes! Yun ang normal na scenario. Diba? Pag may nakita kong may tao kukuha ng gamit ko, aawatin ko. Hindi pa nga nila nakukuha, inaawat ko na eh. Gets ba ako? Yes! Hindi ako papayag mayroong tao kukuha ng gamit ko. Anything that belongs to me, hindi ako papayag na may kumukuha. Kahit marker na hulo, kinuha niya, kukunin ko yun. Kahit takip ng marker, kinuha ni ma'am, babawi ko yan kasi akin to. Question. Nakabalitan na ba kayo? Merong nadukunan ng cellphone? Yes! Nakalakad? Yes! Nakabalitan na? Nung nadukunan siya, uy! Nakagamit ng ano magagawin niya? Ipagkatanggol niya yun. Di ba? Eh, yung mandurukot, whatever it takes din. Ang goal niya, kuhin ang cellphone mo. Ikaw naman, yung paglalaban mo sa cellphone mo. Yung contaper, kuhin ang cellphone mo. At syempre, minaras ka, nasaksaka. News sila bukasan. Sa lalaki, patay. Bakit? Pagtanggol yung cellphone niya. Kung cellphone nga, pinaglalaban ng patayan, how much more ang pangarap niya? Thank you, ha? Buti sinabi mo sa akin na. Mas pinaniwalaan niyo pa yung mga tao, wala ka lang. Are you learning? Yes! So from now on, huwag kang papanakaw ng pangarap sa ibang tao. Don't take it personally, you have to master your emotion. Huwag kayong mag-iinarte. Huwag kayong madrama. Problema kasi dito, pag meron kayo rejection, pinto ka lang ka, iyak-iyak ka. Kaya pinta ka lang dito, sa may third floor. Boy, kaya naman, galim eh. Teto na doon sa table doon eh. Pinagawa mo yun. Tumiyak to. Ay, kasi doon eh. Naiin dyan. Kaya kanina? Hindi, last week pa. Last week pa! Saan lang ngayon? Oo, hindi makakain. Hindi makakain. Sa bahay. Manager ako. Junjun! Ayaw ko! Lumakin! Hindi na ito si Junjun. Emosyonal. Kasabi sa inyo, huwag yung madrama! Alam nyo kung yung kadrama. Kung yung kadramaan may points, lahat yung global ambassador mo. Kung may walang personal drama eh. Ha? Okay, madrama. So from now on, don't take it personally. Hindi sila against sa inyo kapag inong-offer mo sila ang easy.
ayaw lang nila ng ginagawa natin. Pabayaan mo lang. Living mo lang ng buhay. Hindi, pabayaan mo lang. Kasi kapag yumayaman ka na, kung saan mabango naman yan eh. Yes! Diba? Parang gusto ng kape, kaya. Gusto ng kape, kaya. Gusto ng kape! Ayaw. Bakit? Gusto kasi, cook. O isa, sa'yo. Ayaw niya lang ng inoko. Gusto mag-isip, kaya. Easy, kaya. Kasi nag-i-enjoy pa siya sa trabaho niya. Pabayaan mo lang. Tama? Tama. Are you learning? Yes! Okay, madrama ngayon ha. Master your emotion. At siyempre, yan. Yan. Ang AIM Global po, ang easy, this is in people's business. Okay? Hoy! Learn how to smile. Everybody smile. Ang sabi ko, mag-smile. Ganun yun, ha? Dito po, either online or offline, quiet. O, listen. Bakit importante ito? Bakit importante mag-smile? Kasi ang tao, gusto mo mag-gadas, taong masayahin. Wala akong tao na kayo nang gusto sumama sa taong kulo-kulo ng problema. Uy, buta natin si ano, si Boy, grabe, dahil problema nun. Uy, pa yung bagong problema mo ngayon. Ito nga, lola ako, ginahasa na naman yung lola. Oh, smile, di ba? Eh, ito maganda. Sa easy, imagine mo sa easy ah. Papayamanin ka na, pati pag-smile, tuturo pa sa'yo. Ano yan, di ba? Ito. It will take 21 days to form a habit. Ang isang bagay daw, kapag 21 days straight mo ginagawa, naging habit mo na. And what is habit? Habit is a second nature. Hindi mo na alam kung kukusak na yan. Diba? So bago matulog mamaya, mag-uwi ka, sa kanto ng kamay, upo ka lang yan. Ano ba naman yung 1 to 10? 1, 2, 3, ang video bigat, ito na ang video. Huwag na makalimutan mo na kayo. 21 days. Huwag na 22nd day. Bawet, mga ganun ba na? Huwag kayo ba ako? Iba na yung pag-iti, ilagay sa lugar. Kapag-ibos mo ako, Kailan ba yun? Ang haba-haba ng 20 minutes ko, yung isang distributor, ang natanda lang pag-itik. Wala mali siya na, puto na siya. Lalaki. Masa na, Jesus? Ay, sabi ni Mr. Lipin, smile na. At ako na, Jingle. May tumating! Ha? Ni Jingle din. Sabi ni Mr. Lipin, smile. Napatingin. Rag. Tawer ah. Grabe. Gusto mo isang ikaw. Yan, sabi mo galing. Kapag yung topic, gising kayo. Kasi tuloy, si isa tulog din. Biglang nagising. Pagkatawa kayo, ngayon na sound. Gusto tumatawa. Pag yun, nagkulap, pagbuhagan. Pag tumatawa mo ng sound. Pag yun, nagkulap, pagbuhusihin. Alam niyo ba yung tao masaya ay nakakahaba ng buhay? Yes! Alam niyo yun? Yes! Eto ha, ako alam ko yan. Ako alam dam ko, lahat kayo hahaba, haabot kayo ng 100 years. Oh, 100 years! Pwede mag-request? Yes! Pwede mag-request? Yes! Kapag tayo 100 years na, pwede mag-reunion? Yes! Kahit tayo lang! Huwag nang mag-i-invite, kakas ka ng prospect, patay na sila na. Kahit lang, tapos si Mike! Si Mike na nagkito kanina, pwede yung Mike request ko? Ikaw mag-ito sa akin? Can you imagine, Mike? 100 years? Ano'y tsura? Albo? Ipin? Natin chan? May baston? Morning! Kaya ang ating bilog mo! Albo? Natin buhay pa tayo!
invited them. Sir, isang milyo para kay Sir Andres. Isang milyo! Isang milyo! Isang milyo! Paano ang prapang 100 years? Isang milyo! Don't you like any Sir Identity? Ako naman, mga 1 hour pa bago makadating. Morning! Pero matikas pa rin. Pagkakang yung ika, makilang uiwi ka na. Mapigat ka, maapat na yata. Nag-enjoy? Yes! See? Ito yung lugar na pinapayaman ka na, pinapasaya ka pa. Yes! Ayun kakalimutan yung mga trainings, ha? Bakit ko sa kakali, grabe, hawak kayong tao eh. Kaya sa'yo namin. Kumusta yung negosyo? Negosyo? May negosyo ba doon? May negosyo ko yung negosyo, di ba? Gusto ko lang maging masaya. Ano? Kasi magbalungkot kayo, ay damay-damay ah, magbalungkot? Damay-damay, maniwala ka sa akin. Kung ang saya, contagious. Ang lungkot, contagious din. Halimbawa, lagyan ng sound, may sound like, natulogs ka, bahala ka. Imagine mo nag-order ka. Nakasimangot ka. Lalaki to, ha? Tapos yung sahod yung luto. Mag-inamang muna ako. Eh, nakain dyan. Pagpunta ng galeriya, hindi dumating yung prospect. Buwis na prospect, hindi dumating. Makakami na nga. Pag-uwi, sabi ng kasama niya, sweetheart, luto na! Makaya ba? Hey! Luto na mismo! Imagine mo, nagluluto, nasigawan. Ano sabi niya? Imagine mo, naipasa yung lungkot yung gano'n. Eh, may asma. Nadama yung asawa, papalaluluto. Pati yung anak. Diba? Hi! Nakukulang! Hey! Marungulang yung gusto mo sa'yo! Sabi yung anak, kuya, paturo ang assignment. Tal, makaaga mong isa mo! Sabi ng bata, paturo lang muna niya. Assignment. May asma din. Hey! Wala ka nga dyan! Magdan mo ka mag-isa mo!
kayo mga ako. Kailangan lang ninyo gently. Tama? Pag masama ang pakaranda mo, huwag kang mag-bless down na mo. Pag hyper ka, buksan mo. Kasi pag masaya ka, ang dami mo nahirapan. Pag nakita na enthusiastic ka, higil ka, iba. Video pa ako? Yes! Alam mo, sa mga sikreto ko, kaya ako ganito, parang maintain mo talaga yung masaya, learn how to count your blessing. Iba say count your blessing. Count your blessing! Huwag mo na-plan, motivate mo nga ako, bakit? 20,000 pa na kinikita ko eh. 20,000, count your blessing! Iba nga, di ba kumikita eh. Yes. Okay, motivate mo nga ako, bakit? Downline ko, di ba palang sinan eh. Lima, count your blessing. Yes. Di ba malaban downline eh. Member, count your blessing. Yes. Iba nga, at least alam mo to. Iba nga, hindi pa alam, may isip pala. Yes. Meron pa yun, di ba, member? Meron pa? Ah, meron? Huwag ituro. Slow lang. Kung meron sa reportong to, di ba, member? Imposible hindi mag-member yan. Yes. Sa haba ng topic. Ha? Magaling ba ako? Hindi ka mag-member? Utak meron nyo, di ba? Gusto ba ako? Yes! Di ba say count your blessing? Count your blessing! Ang hina, count your blessing! Count your blessing! Taas ang kamay ng mga lalaki. Oh, buta pa yung isa, buta pa yung isa. Question, mga lalaki, look at me, mga lalaki, look at me. Question. Halimbawa, lalaki ka ba? Binata kaya ang bawat lang. Tapos kay girlfriend ka. Angkat, long hair, stisa. Iniwan ka. Masakit yun? Yes! Kinabukasan, bigla ka talaga sa trabaho mo. Eh, ang sweldo mo kalahating milyon. Tinanggal ka. Sakit yun? Yes! Question, papamatay ka? Yes! Papamatay ka? Yes! Hindi! Hindi kilala ako. Taga Las Piñas. Iniwan ng girlfriend. Kinabukasan, tanggal sa trabaho. Gusto magpakamatay. Oo! Oh. Nagpunta mo na sa Rainbow Bridge. Saan mo dito, Chris? Layo! Layo, layo? Yun yung gusto mag-suicide. Para daw medyo mahal. Istorya. One week na. Walang kain. Imagine mo sa lalaking walang kain na 1 linggo. Ang payat niya na. Gano'n ka payat, you know? Magsuswi sa'yo. San mo ni Gubis? Sabi na, Walang, buhay ito. Magpapakamatay na ako. At bigla siya huminto. Ang taas pala nito. Ang taas mo. Baka hindi ko mamatay. Kasi ang payat niya. Pag tumalun siya, parang dahon. Isis mo talino. Hindi pwede. Nagtali ng rupi. May patok. Pagpapakpatay talaga ako. Hindi ka lapit mo. Bigla siyang huminto. Tanya ko bakit? May nakita! Ano? Isang lalaki, tama ng tama. Hindi ba nakakasa yun? Magpapakamatay ka, may tama ng tawa. At alam niyo ba ang itsura ng tama ng tawa? Gusto niyo malaman? Ganito. Tawa. Ay,
yung dalawang paa. Tawar, putol kamay, putol pa hanggang dito. Ang ginawa ng lalaki, huwag ba? Tinagal ko rin, bad, bad! Kanina mo dito magpakamatay. Kung nakita kita, dapat ikaw ang magpakamatay. Wala kang paa, walang kamay, ba't ka matawa ng tawa? Ang sabi, oh! Ibang tao sa labas, hindi malaman kung paano mo kayo mga pangarap. Samantalang mga tao dito, ngayon pala, inumpisa nyo na kung kayo mga pangarap. Tapos na lang yan. Pakakawi ko lang ng ano? Africa? Yes! Kung Facebook, ano kita? Friends tayo sa Facebook. Pag nakita ang schedule ko for 3 weeks, almost everyday niya, hindi sa kanya. Ang sabi ng kaibigan ko, Brad, hindi ka mo nakapagod sa ginagawa mo. Imagine mo, nag-team building pa ako doon. Team building. Tatlong countries, everyday mayroong training. Yun ang nakapagod. Kayo, sinagawa niyo. So, Kenneth, nakapagod ba kayo? Wala, may secret. Kaya hindi siguro nakapagod. Kasi pagpagod kayo, papahinga mo lang yan eh. Importante kasi, mahal yung ginagawa niyo. Yes! Kasi hindi mo ito mahal. Ito, ito. Hindi mo ito gusto ginagawa natin? Papanoorin mo ako, mahukuhin niya ka sa akin. Pag hindi mo ito gusto, kailangan love mo. Pag love niyo isang bagay, lagi kayo excited. Do you agree? Yes! Tapos sa kami ng mga na-in-love na. Yung mga na-in-love na. Ayun lang aninan eh. Sa mga edad nyo, tatandaan nyo na? Oh, listen, importante. Lahat kayo na-in love na, di ba? Yes! Do you still remember nung first time na-in love? Yes! Wala kayong pakialam. Di ba? Wala kang pagod. Parang mag-shota. Kaya alam na mag-shota eh. Mag-shota, alam mo mag-shota, bago pa lang. In-love na-in-love eh. Naglalakad? So, magkayakap eh. Ngayon mag-shorta, magkaya ka maglalakad, bagong-bago mag-shorta yun. Tama. Pero kung ahati naman, wala silang pakailan kasi love sila. Sabi ng boyfriend niya, sweetheart, gabi na eh. Oh, umaga, tangali hapon gabi magkasama sa pasyal. Pauwiin mo yung babae, sige na sila, gabi na eh, wika na. Ayaw kong hindi na magbabi. Ang sabi, mamayahan na ako. Di ba arte? Oo? Sabi ng boyfriend niya, gabi na eh. Basta yung dito ulit. Parang kuting. Nalag ka daw? Talaga ba nalag mo ako ha? Ah, ito ay daw. Yung gabi mo. Ano ba nalag mo? Kaya kinala mo yan. Kung nalag mo ako, di ba nalagali? Guys, di ba? Pag nakita ng ibang tao yun, arte yun. Di ba arte? Walang pakialam yun. Sige na. Bukas na ng kina, sige na. Sige na. Ano yung hirang lang? Ang bahay ng bahay, ito di ba? Yung bahay ng laki, yun lang yung tapat. Kasi nga in love. Kaya nyo, observahan nyo, pag tumatawin. Eh. Pag mag-shot ang in-love nila, tumatawin. Sino yung nasa danger side? Oh, alam na alam yun, di ba? Yung lalaki, hawak-hawak yung braso ng mga bakit. Dahan-dahan, darling, ako sa siya. Hindi, matulog.
Jollibee. Okay lang kayo? Yes! Pag nagpunta ng Jollibee, McDonald's, sino ko na umuupo? Babae! Sino? Babae! Ang alam nyo, paano umuupo babae kapag nag-ibig? Observa ang posyon, ha? Yan. Prostate. Quiet. Prostate. Stomach in. Dudu ka na talaga. Dudu. Chest up. Prostate. Stomach in. Chest out. Chin. Naka-sighting. Gutom na gutom na yun. Dali, marami ko to. Sabi ng boyfriend niya, sweetheart, ano order mo? Ha? Burger and spaghetti. Lumalaki, excuse me. Burger na at spaghetti para hindi na-pray ko. Kasi in love eh. Babae, gutom na gutom na yung brada, gutom na gutom na. Bago mag-short ka eh. Pa-impress. Paano pasos siya? Paano kumalis spaghetti? Pa-isa-isang noodle. Kumahampas ka mo. Imagine. Ganun mo din din. Isang boyfriend. Cute-cute mo. If you will know, kapag yung lab, iba yung kilos, di ba? Pag nawala yung lab, ano nangyayari? Tumatawid! Mga tipo mga 20 years ng kasal, 10 years ng kasal. Tumatawid ang laki ng truck. Ano sabi ng lalaki? Oy, bilisan mo, masakasakan, katatama-tama ko, bahala ka dyan. Nakahiga? Nakatikwatro? Kalbo? Walang itin? Ano ba yan? Berger lang? Bagay-bagay mo pa? Ay, lugalong ka na. Di ba? Paano kumain yung babae? Tatlong subuan. Ang daming sasa. Ang sabi ng sabi niya? Baguhin mo. O, anong koleksyon? Pagkabihin ng koleksyon. If you will notice, kapag in love kasi ginagawa natin, sa easy, lagi ka excited. Magsulalim ka na sa upline, magandang na sa trainings, mag-invite, mag-prospect, kasi in love ka eh. Hindi ko maangal. So you have to love what we're doing. Tama? Kasi kung in love ka to, hindi mo malaman. Kapag ginagawa niyo, palaki na palaki yung grupo niyo. Kapag palaki-palaki, ito pa rin yung kotse mo, yung travel, hindi na pala. Tanong, in love ka ba? Yes! Kanino? Matiisip. Lola, ha? Are you learning? Yes! Are you enjoy? Yes! Okay, enjoy mo lang ang easy. Then, i-declare mo every morning, pag-isip mo para yung affirmation. But yes, something good will happen to me today. Hindi ko lang yung Diyos ko, huwag yung Diyos ko. Ano kayang kamalasan na naghahabang sa araw na ito? Huwag ganun. Kailangan affirmation. I'm good, I'm healthy, champion, I'm worthy. Lahat ang positive mo. Okay? Then last, focus on the positive and talk all this time progressive. Nakafocus ko ba kayo? Yes! Sige kayo, nakafocus ko kayo? Yes! So, ba't importante pagiging focus kasi maraming kumpanya ngayon? Pagdaratingan. Tama? Do not entertain any other MLM companies because you will get confused. Kasi walang kumpanya magkasabing pangit sila. Usa mo ka sa akin gabi. Kumpanya namin, babagsak na kami. Walang gano'n. Bundok to, dami namamatay. Next. Kumikita na kami naghihirap. Walang gano'n. Tama? So, focus lang dati po ba niya. And last, syempre, skills.
Okay? Natural, may perspective kayo. Either online or offline. Tama? Yes. Tama lahat ng turo. Huwag niyong bababuyin ito. Tandaan niyo ito. Huwag kayong mga lumalakit ng income na marisistema rin niyo. You have to take care of your group. This is your responsibility. The more lumalaki ang income, the more lumalaki ang responsibility. Correct? Yes. So sa inyo pa lang, dapat inaayos rin niyo. Yes. Prospect, online or offline, kailangan may invitation. Itong good news. Alam niyo ba sa pag-build ng network, sa pag-invite pa lang, tapos na problema. An invitation may solve all the problems of the business. I want your participation. Ha? Pag binasa ko ito, sigaw mo lang invite. Tanda kayo? Yes! When you have no appointments? Invite! When you have no money? Invite! Your team doesn't invite? Invite! Your team doesn't sell? Invite! Your team complains? Invite! Your team loses the dream? Invite! Your team has no excitement? Invite! When your big guy disappears? Invite! When somebody quits? Invite! When you are down? Invite! When you think about your family? Invite! When you want to help somebody? Invite! When you want to be somebody? Invite! When you want to win? Invite! Invite! Resolusyon! Apply! Nagod na ako! Invite! Gutom na ako! Invite! An invitation may solve all the problems. Yes. After ma-invite, next mga gawin, siyempre, kailangan mag-represent kayo. Important ito. Sa presentation, especially kapag naka-offline kayo, face-to-face, dapat you have to apply this form. Family, occupation, education. Huwag kayo magkukwento about the products, about the marketing plan na hindi pa ninyo alam yung background ng prospect nyo. Yes. Kasi minsan, tandaan nyo, kailangan maka-connect ka muna. Paano i-apply yan? You have to build rapport. Pag may kausap kayo, build rapport. Kailangan komportable sa iyo at komportable ka sa kanya. Paano yan? You have to establish trust. Believe me, hindi magkukwento ang prospect nyo about family, occupation, or health kapag walang tiwala sa inyo. Paano yan giniwala? You have to be a good listener. Ikaw lang mag-lead ng question, pero bayaw silang magsalita. Tama? At kapag nakita mo na siya, you have to find the right button. Ano yung right button? Pag alam mo na, kung ano kailangan niya, meron tayong tinatawag na PMF or Primary Motivating Factor. Iba-iba ang reason kung bakit nag-join ang isang prospect. Iba dyan gusto extra income lang. Iba gusto dyan maging financially free. Yes. Iba magkaroon ng own business. Iba magkaroon ng spare time, maging healthy. Iba naman ma-develop ang personality, makatulong sa ibang tao, mamita ibang mga tao. Iba naman yan gusto retirement lang ang usapan. Iba gusto mag-leave ng legacy. Kapag mga estudyante ang kausapin nyo, huwag nyo mag-usapan na ng financial kingdom, maka-SA income na yun. Huwag nyo pahit ko ng 5 million, alam mo, ikaw, Regis ka, di ba? 5 million, sa buong Italian. Hindi mo makimihan yun. Seryoso, get you ako? Yes! Masterin mo to. Lahat ito may binabagayan. Ang good news, lahat ito pwedeng makuha sa easy. Yes! Ibig sabihin, nasa approach mo lang. Huwag nyo babantagan, ikaw pa na-join ka, ito kitain mo lang gano'n. Tandaan nyo, easy money, madali mawala yan. Magbibuild kayo ng tamang grupo. Seriously mo ito. Kasi pag nag-collapse yan, pag nagkaroon ng problema, pag hindi mo na-handle, tapos kayo. Kung ano kinikita mo yung malaki, pwede mawala yan. Kailangan yung pundasyon na tama. Values mo, character mo, integridad mo, lahat yan, kasama lahat yan. Then, follow up your prospect, apply ABC rule, dyan iikot yan. Are you with me? Yes! Kayo ba'y natuto? Yes! Bilang pagkatapos sa akin lang sa inyo lahat, importante-importante, lahat ng itutunan, kailangan may application. Yes! Because if you do not apply what you have learned, you are not learning. Yes! Sa mga umaga ngayon, hindi po good luck ang backing ko. Ngayon pa lang, congratulations sa iyo, ang mga next na magiging binaryo sa isa. Ano kayo? Handa ka ba umaman? Yes! Handa ka ba umaman? Yes! Ating NBP. Wait lang.
Natuto ba? Natuto? Yes! Enjoy? Yes! Para tapos na po yung aking intro. Can we start now? Yes! Can we start? Can we start? Yes! Tapos sa pito ko. Lahat na mahupo sa video, ito yung mga next na maghimi na tayo. Yes! Ito, gagawin ko ah. Uy, nasiyo ko. Magtatanong ako ng nag-NTT ka na ba? Ang sagot nyo? Nag-NTT ka na ba? Ang sagot nyo? Mag-NTT ka na! Sabihin tayo ah. Nag-NTT ka na ba? Okay? Are you ready? Yes! Everybody stand up! Stand up! Stand up! Masaya! Masaya! Nag-NTT!